Siyempre, isa sa inaabangan ng mga kapamilya natin ay ang pagpapakilala naman ni Enchong sa kanyang bagong alaga. Wow. Sabihin ko sana sa kanyang pet. Pero parang hindi masyado maganda pakinggan yun. Kaya nakita mo, nag-isip ako sa kanyang bagong alaga. Kasi, diba, eto na, Chong. Diba, ipapakilala mo sa amin ang iyong mga alaga. So, ano-ano ba? O isa lang ba ito? Ano ito? Actually, nung una, ayoko talaga muna magkaroon ng pet kasi alam ko responsibilidad siya. Tapos pangalawa, nung bata kasi ako, malakas yung asthma ko. So, sabi ko, parang dedication siya, commitment siya kung magkakaroon ka ng pet. And then one day, dumating sa buhay namin si Phoebe, wala na, nahulog na yung loob namin. Parang ngayon nakaka-relate na ako dun sa mga taong grabe magmahal ng mga alaga nila. Oh my goodness, ang cute. Totoo. Si Phoebe ay? Si Phoebe ay isang half Maltese, half Dachshund. Kaya, pero ang Maltese Chong, alam mo ba, ay ano siya, hypoallergenic siya. Yun nga. Isa yun sa mga na naging factor also. Sabi ko, ah, okay. Kasi syempre, kailangan mo rin i-research yan, di ba? Yes. Hindi basta-basta na parang, gusto ko lang ng aso. Hindi pwedeng ganun eh. Mm-mm. Totoo. Ako din, same, ganyan na ganyan din. Nag-research muna ako kung ano yung hindi naglalagas yung balahibo, ano yung, kasi ganun din, parang feeling ko may asthma. Feeling may asthma. Pwede pa rin ganun. Hindi, parang pakiramdam ko, hindi, pag sa alikabok, di ba, yung ambilis mong sipunin, ambilis mong maubo, ganyan. Tapos nung nabasa ko na hypoallergenic nga siya, ganyan. Yun din ang napili ko. Si Phoebe, ay paano, binili ba ito? Niregalo ba sa inyo? So, meron akong kaibigan na sa kanya actually si Phoebe. Ang pangalan niya pa nun, Calix. Pero, she's going through a heartbreak during that time. So, sabi niya, parang hindi ko kaya pa mag-alaga ng ibang tao or ibang hayop. Kailangan ko munang alalahanin yung sarili ko. Sabi ko, oh my God. Ganun pala talaga, no? Kapag nandun ka sa kasagsagan ng heartbreak, yung... Walang-wala na. Kailangan mo talaga maghanap ng paraan para mabuhay. Pero, so binigay niya sa akin. Sabi ko, sige, pero wala nang bawian, syempre. Kasi, mapapamahal kami, di ba? So, hanggang sa, yun nga, binigay ko siya as a birthday gift to my sister 2 years ago. Tapos, naging family na din siya. Family dog. Ganun. Ayan. Ipakita natin si Phoebe sa kanyang, ito ba ang first ever appearance niya? Officially, sa isang interview. Pero kanina kasi ginugulo niya ako eh, pero humiga sa camera. Maghahanap tayo ng bribe. Diba? Kailangan mo ng ano, ng treats para sa kanya. Kasi pag nakita nilang hawak mo yan, kusang lalapit. Ayun o, nakita niya na kaagad. Diba? Ang bilis. Ayan. Kam. Ta-da! Yes. Yay! Hello! May patreats para lumapit siya sa'yo. So katabi mo na rin yung natutulog, kasama mo sa kwarto. Oo, Jay. Alam mo, dati hindi talaga. Ngayon, grabe. Yung hahanapin mo pa siya, lalo na nung kasagsagan ng quarantine, parang naghahanap ka ng ibang pwedeng makatabi sa kama o kaya makalaro. Wala, siya lang. Mm-mm. Na-experience mo ba, Chong? O dahil, I'm sure meron, di ba yung kanya pupunta ka sa shoot, may mga iba kang trabaho sa businesses mo, ganyan. Pag naiiwan siya sa bahay, yung alam mo yung feeling na parang inahanap mo na magkita kayo ulit? Yes. Tsaka parang minsan nahanap ako ng paraan para kunyari, hindi naman trabaho yung pupuntahan ko. Isasama ko siya. Kasi gusto ko ng, alam mo yun, yung parang at least meron lang dyan na katabi ako. Kasi nakikinig sila eh. Tsaka naniwala ka na for sure sa saying na pag may pet sa bahay, yung buong pagod mo the whole day pagdating mo at nilapitan kayo, sinalubong kayo sa gate ninyo, napapawi talaga. Yes. Totoo. Chong, paano? Tinitrain mo din siya? Kusang train mo din siya? Yung mga sit, ganyan, turn around, roll over, mama gano'n. Nagro-roll over siya pero kapag ano lang, kapag kunyari may treat, tapos stay na intindihan niya ganyan kasi pero meron siya kasing mga tricks na pinapaalala niya sa amin na okay kapag kunyari kapag gusto kong lumabas
magwawag yung tail niya sa may tali niya. Kasi alam niya, makakalabas lang siya kapag may tali. Yes. Yung mga ganong bagay. Tapos, kapag, kunyari, morning, minsan kasi yung una silang nagigising, di ba? Yes. Hindi siya tatahol, pero yung gagawa siya ng sauna, Yan, ganyan yan. At didilaan ka niya, ibig sabihin gising na siya. Yes, na parang kailangan ko na magbanyo, gutom na ako, mga ganyan. Totoo, yan. Oo, di ba? So, isa pa lang si Phoebe na alaga mo dyan sa bahay o meron ka pang ibang mga pets na alaga? Meron, pero ito yun yung mga dog ng kapatid ko. Pero dahil wala na si kuya, parang naging family dog na rin siya. Pero iba yung privileges nito ni Phoebe. Alam mo yun, na parang siya nakakahiga siya sa kama namin, yung mga ganun. Yes, totoo yan. Anong ma-advise mo din, Chong, dun sa mga, kasi yung iba natatakot na magkaroon din sila ng responsibility na alaga, pero gustong gusto nila. Ikaw, bilang na-experience mo na nung una, parang feeling mo hindi mo kaya, pero galing kasi nung sayo eh, hindi ba sa binigay lang na, sayo na to, kasi ang dami naming aso. Kumbaga, Chong, sorry, di ko siya kayang alagaan kasi nga, kailangan ko muna alagaan yung sarili ko. Parang, bakit hindi mo gawin yung nasusunod na ano, Enrich Originals, yung ganong kwento with the dogs, diba? Thank you, ah. Tapos sige, ipapangalan ko, magpapangalan ako isang character galing kay Johnny kasi siya yung ng konsepto. As dog, diba? Pwede yun, diba? Kwento ba sa aso? Ganyan. Anong ma-advise mo dun sa mga tao na gustong mag-alaga pero parang unsure sila? Siguro ano lang, tanungin nyo lang yung sarili. Or hindi. Kasi minsan kasi yung bukas na lang or next year na lang, parang nagpo-procrastinate tayo. Pero minsan, just say yes. Kung alam mo naman na may oras ka, tsaka kaya mo naman alagaan, go for it. Because isa yun sa mga nakakagaan ng pakiramdam. Mm. Walang worth na pera yun eh, yung ganung pakiramdam. So, get it. Totoo. Kung ano ang nasa puso nyo, sundin nyo, ganun. Diba?